y doy historia. Ni Mariante de barrio. Oo, Soraya. Handa na ako para mamayang gabi. Masayang-masaya talaga si Tita Victoria. Ang balita ko, magbabagong buhay ka na raw. At saka siyempre, gusto mo na rin akong pakasalan? Magde-date muna tayo at kikilalanin ang isa't isa. Hanggang sa gugustuhin na natin ikasal na hindi mahahantong sa divorce. Sang-ayon ako sa sinabi mo. Sige na, Soraya. Kita na lang tayo mamaya sa opera. Pasensya na. Kinausap ko lang sa telepono si Soraya. Ay nako, yung babaeng masama ang ugali. Maria! Hayaan mo na, Mama. Inimbitahan ako ni Soraya na manood sa pagbukas ng opera season mamaya. Siyempre, imbitado rin kayong lahat. Salamat, iho. Sasamahan kita roon. May exam kami bukas. Mag-aral ka. Mas gusto ko magpahinga rito sa bahay. Imbitado ka rin, Maria. Ako? Siyempre, kung gusto mo lang. Ang kaso lang, hindi pa ako nakakapunta sa mga ganun. Para bang yung mga circus lang yun? Nako, hindi. Iba naman to. Pero masaya ba ron at maganda ba doon? Oo, medyo. Teatro yun. Gusto ko nga sanang makita, pero... Ano sa palagay mo, Tita Fernando? Mahihirapan kang maintindihan yun, Maria, pero makulay roon, puno ng musika at tiyak na mamamangha ka. Ano, papayagan mo ba ako, Tito Fernando? Tingin ko hindi tamang pumunta siya, Papa. Sangayon ako. Bakit hindi? Walang masama roon. Kung isasama mo siya, ayos lang. Basta huwag mo siyang guguluhin. Pwede ba yon? Pero dapat takma ang suot niya sa okasyon. Imposible dahil wala siyang may isusuot. May isusuot siya. Ikaw na ang bahala. Damitan mo siya, Victoria. Ay, nako, huwag ako. Hindi ko magagawa ang pakiusap mo. Huwag kang mag-alala, Papa. Kami na ni Lupe ang bahala kay Maria. Makikita niyo kung gaano siya kaganda. Ay, nakakatuwa. Ang bait mo talaga sa akin, Vanessa. Marami bang magagandang pumupunta sa teatro? Maraming magaganda. Maayos ang suot, maayos ang buhok, may mga alahas. Makikita mo, Maria. Magugustuhan mo ron. Hindi ako sasama. Bakit naman, Victoria? Hindi ba halata kung bakit? Sasama rin ako. Gusto kong manood, Luis Fernando. Walang problema yun, bro. Isasama nila sa opera yung babaeng hampas lupa. Kawawa naman. Halata sa itsura ni Senyorito na pagkakatuwaan niya lang siya. Aba, hindi na yun tama. May ginawa bang masama sa'yo yung tao para tratuhin siya ng ganun kasama? Ay, mukhang kahit konti. Wala siyang balak na tratuhin siya ng tama. Hindi nga niya matagalan. Alam mo, kung maaayusan lang siya ng tama, magmumukha siyang maganda. Aba, pustahan tayo. Magugulat ang senyorito kapag nakita siya. Magmumukha siyang katawa-tawa, na parang payaso. At check na siya ang pagtatawanan sa teatro. Tinitingnan ko lang naman kung tama ang uniforme niya. Ikaw lang ang paborito ko, taba kingking. Wow, mukhang masaya yun. Mamayang gabi, magpapakasaya ako ng husto ron. Mamaya makikita mo parang si Cinderella. Sino naman ang isang yun? Si Cinderella, ang isang character sa sikat na fairy tale. Hindi mo siya kilala? Ay, aba, syempre kilala ko siya. Minsan, pakiramdam ko nga ako yung si Cinderella eh. Lalo na pag nangangarap akong kasama ang isang lalaking kakilala ko. Pakiramdam ko isa akong totoong Cinderella na merong prinsipe. Maganda rito, walang makakakuha sa kanya ng pagka-insente niya. Hindi ba, Papa? Tama ka riyan, iho. Kahit gaano pa kalupit ang mundo, mananatili pa rin may fairy godmother, lugar ng mahiwaga at mabubuting tao. Ay, matutuwa ang ninang ko na makita niya akong pumunta sa teatro. Kasi gustong-gusto niya yung mga taong taga-alta sa syudad. Dati siyang nagtrabaho bilang tagapagsilbi sa mga mayayaman. Magiging taga-alta sa syudad ka na rin, Maria. Ako? Ayoko nga, wag na lang, no? Ayoko maging mayaman o maituring ng mga taga-alta sa syudad. Bakit ayaw mo? Ayoko. Pasensya na sa sasabihin ko, pero sa akin, lahat ng mayayaman, parang mga hudas. Hindi, totoo. Mga balasuba sila at walang awa. Naku, hindi pala lahat. Ano lang, maliban kay Tito Fernando. Oo, maliban din kina Vanessa at Vladimir. Ganyan ka ba pinalaki? Puno ng puot, masyadong mayabang at walang tiwala sa iba? Hindi ba mayaman kayong dalawa ni Soraya? At gustong-gusto niyo akong iniitsapuera, hindi ba? Naniniwala ako na darating ang panahon na maituturing ka ng taga-alta sa syudad. Ayang ka na naman. Bakit ba pinipilit mo? Sabi ng hindi nga. Pwede ba? Tama na. Tumigil ka na, Luis Fernando. Pustahan tayo, mangyayari. Malabo yan. Matatalo ka lang sa pusta mo. Ipusta mo ang makaw mo. Sa ano? Ano? Ay, naku naman. Bakit wala akong maipusta? Ay, o sige. Tutal, sabi mo wala kang maipusta. Ipupusta ko ang makaw ko. At ikaw, magpapakatino ka at hindi ka na magpapakalangu sa alak. Huwag ka nang iinom. Payag ka ba o hindi? Tama na yan, Maria. Payag ako, Maria.
Pygmalion laban kay Galatea. Ay, naku. Nakakainis naman to. Kakaiba yung pangalang lumalabas sa bibig mo. Pero sige, sige. Nakakatawa ka talaga, Maria. Mali ako, hinusgahan kita. Pero sa tingin ko, magiging magkaibigan na tayo. Sama. Nagkakairingan si Luis Fernando at ang papa niya. Ginagamit niya ang babaeng yon para makaganti. Pareho silang mga sira. Hindi mo na ba dadagdagan yung makeup sa mukha ko? Hindi. Sapat nang nilagay ko. Ay, bakit ganito? Ang lungkot naman itong damit Ay, ko. Huwag mong sabihin yan, Iha. Mukha ka ngang maganda at elegante. Halika, tumayo ka na. Ang ganda mo, super! Siguradong magugulat sila sa kagandahan mo mamaya niyan. Hello, Soraya. Hello din. Pagpasensyahan mo na ako, medyo marami na ako nainom. Oh, hindi ko naman napansin. Oh, nasa na ang guest of honor natin? Mukha hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakabihis. Pipilitin mo pa rin siyang isama sa opera? Oo, siyempre. Ito ang unang pagkakataon niyang may pakilala. Iisipin ng mga taong kamag-anak mo siya. O ano ngayon? Wala naman akong pakialam dun. Ayan, tingnan niyo nga siya. Oh, eto, nakabihis na ako. Araw-araw ka lalong gumaganda, maniwala ka. Puro ganda lang. Isang karangalan na maging escort mo, Maria. Ay, ano ba yan? Nakainom ka na naman. Ayoko sa'yo, layoon mo nga ako. Lasing ka. At ako naman, hindi makalakad ng matino. Gusto mo bang gumulong tayo? Kung alam ko lang, hindi na ako pumunta. Kung ayaw mo manood, wala namang problema. Ikaw rin, kung ayaw mo. Kaming dalawa na lang ni Maria. Siyempre, sasama pa rin ako, Luis Fernando. At ikaw ang dapat na kasama ko. Wala nang iba. Maliwanag? Maria, halika, ako ang mag-escort sa'yo. Ay, tama. Pag ikaw, siguradong hindi ako madadapa. Umalis na tayo. Huwag kang mag-alala, Mama. Tiyak na magiging masaya ang gabi naming apat. Tayo na. Tita, alalayan mo ako, ha? Para hindi ako madapa. Huwag kang mag-alala. Ang taas ng takong ko, eh. Okay. Ang sakit. Pwede bang magtanggal muna ako ng sapatos? Sobrang sakit sa paa yung hinilit ng paa ko. Naiipit sa suot ko. Ubarin mo, Maria. Tanggalin mo na. Ubarin. Suot mo lang. Mamaya niyan, masasanay din ng paa mo. Maniwala ka sa akin. Ako, baka mamatay ang kuko ko nito. Tignan mo, hindi nga kasi sa akin. Tama na, hinitin tama mo na. Yan. Ay, dyan ka na nga. Pinagpipiestahan tayo ng mga tao rito. Pinagtatawa na nila yung kasama mo. Batiin mo na lang sila. Nakita mo ba? Mukha silang totoong sosyal. Saan naman nila ako nakilala? Hello, Blondie! Kumusta? Kinakawayan ka, Maria, ako. Dahil napakaganda mo. Kahit pabiru niyang sinasabi, totoong maganda ka, Maria. Hi! Oy, ang malas naman! Nag-brown out! Nawala ng ilaw! Walang ka-class-class! Masisimula ng palabas. Kaya pinatay na nila ang ilaw. Ay! Bakit hindi mo agad sinabi? Tumahimik ka na nga, ignorante! Oo, oh, eto na. Tatahimik na. Mariyaw ka na maingay. Mamilit daw ba? Oh, ano nang gagawin nila? Maria, Maria, pakiusap. Hindi mo siya dapat pinayagan. Napag-usapan na natin to, hindi ba? Inimbitahan siya ni Luis Fernando. Pero hindi siya marunong kumilos ng tama. Mapapahiya lang siya roon. Hindi nila siya maipagtatanggol pag nagka-problema sila. Huwag kang mag-alala. Nakatitiyak akong kaya ni Maria na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ay, alam mo, wala ko kahit na anong maintindihan. Ano bang sinasabi nila? Eh, hindi mo ba nagustuhan, Maria? Hindi, sa totoo lang ah. Hoy! Huwag ka maingay! May dala ako para sa'yo. Para sa akin? Ano to? Tsokolate. Ay, naman.
Wow, ang ganda ng lalagyan nito ah. Itatago ko to para may souvenir. Hindi ba kayo marunong tumahimik? Tingnan mo, may mga putol. Maria, Maria, teka, huwag na tayo maingay ha? Oo naman, syempre. Dito ka sa akin. Hindi ka na dapat umalis dito, Luis Fernando. Hindi mo na maiintindihan yung palabas. Ilang beses ko na itong napanood. Maria, akin na to. Tangong mo yan. Naku! Kay, ayaw talagang tigilan. Grabe naman siya manghampas, oh. Uy, grabe talaga. Ang sama ng taong yun. Ano bang ginagawa ng hinayupak na yun? Hoy, ikaw, salbahin, lalaki ka! Masyado ka mapanakit, ha? Maria, Maria, hindi mo ba nakikita? Nakakadaya na ang mga yan. Pagod na sila. Pakawalan niyo sila. Sa totoo lang, mas malakas pa ang mga taong binubugbog niyo kaysa sa inyo. Pakawalan niyo na, mga duwag. Maria! Ah, ayaw niyo talaga, ha? Ayaw niyo pakawalan? Sige, akong susugo dyan. Uupakan ko mga to, mga duwag. Maria, nakikiusap ako sa'yo. Huminahon ka. Sandali lang. Maupo ka muna. Ano ba? Oo na. Hindi ko na talaga kaya. Uupakan ko na kayo. Mga punggok. Umanda kayo riyan, ha? Sandali lang. Ako nalaman. Hindi ako namaris. Ang babaeng basura ang bibig. Hindi na dapat pinakikinggan. Hindi ako papayag na mapatuloy ito. Pagbabayaran mo, kahihiyag ito, Luis Fernando. At ikaw, lalo ka na. Ay, nakakatakot naman. Nanginginig ako sa takot. Sinusumpa ko ang pagdating ng hampas lupang yun sa mansyon ng mga De La Vega. Palalayasin ka siya! Magulo na ba ang buhok ko? Maria, gusto mo bang matuto kang maging pino, edukada, eleganteng dalaga? Ay, sino bang tatanggi kung may pagkakataon? Siyempre, gusto ko maraming matutuhan. Pwede kitang turuan. Matagal ko nang mahal si Luis Fernando. Ang masigit pa ron, makukuha ko ang yaman ng mga De La Vega.